After this video, magluto tayo ng inasiman na gabi. Yan. Panahon kasi ngayon ng sampalok. Malilit pa pero pwede na yan. Yan na yung tangkay, yung laman, sampalok, sili at saka tinapa, bawang at sibuyas. Yan, panahon ng pagsampalok. Yan, ang sampalok malilit pa pero napakasarap. Yan ang tangkay. Yan yung laman. Siyempre, may bawang na at saka sibuyas dyan. Tinapa at yung sili. Let's start cooking! Guys, ipisa natin. Ito ang aking my own version sa pagluluto ng inasimang gabi ng sampalok. Ayan, lagyan na natin ng mantika. Damihan natin ng konti para masarap. Ayan. Lagyan na natin ng bawang. Yan ang aking kawali. Kulay apple green. At yung plato ko, kulay apple green. Yan. Lagyan na natin ng sibuyas. Naiiba ang aking inasimang gabi kasi ginigisa ko muna. Ginigisa ko muna yan mga kain guys. Yan. Ngayon, pag okay na yung kulay ng bawang at saka yung sibuyas, pwede na natin ilagay ang tinapa. Siyempre ito, pag sinabi kong inasiman, parang dinding-ding, lalagyan din natin ang bagoong mamaya. Ayun, halo-haloin. Nangangamoy na yung tinapa. Naghalo na ang amoy, ang bawang, sibuyas, saka tinapa. Sangkot siya natin ng konti para hindi siya madudurog. Yan. At saka ma-absorb yung laman. Yan. At isunod na natin ang laman ng gabi. Wow! Napakarami ang laman ng gabi. Ayan o. Oh. Yan, bibisa natin. Amoy pa lang. Gutom na ako. Yan na. Kita nyo? Nangangamoy na mga kainday. Ngayon, lagyan na natin ng bagoong isda. Yan. Wow, ang super sarap. Yan mga kaindahan. Ayan na. Nangamoy na yung ulam. Lagyan na natin ng tubig. Wow. Isa pa. Ayan. Yan, dahil kumukulo na, ilagay na natin ang tangkay ng gabi. Yan.
ilagay na natin ang isang panggana ng tangkay. Wow! Ano na? Anday! Iyan naman yung sampalok na pinakuluan ko para ready na pag malambot na, pwede na natin i-asim dito sa aking nilulutong gabi. Yan. Takpan muna natin, guys. Yan, takpan natin. Tada. Wow! Haluin natin para ma-absorb niya yung tub, yung sabaw. Yung mga iba, guys, hindi nila hinahalo ang gabi pag nagluluto sila. Lagyan na natin ng pampasarap para ma-absorb na. Yan, nailagay na natin yung masarap. Siyempre, ilagay na natin yung sili. Iba yung klase ng sili namin dito. Hindi yan mahaba. Kanina, linagyan natin ng tinapa. Ngayon, para lalong mas masarap, mayroon tayong idagdag na sakog. Ang dry shrimps na maliliit, o tawag namin na Ilocano ay kuros. Kuros, yan. Kuros yan sa amin. Kaming mga Ilocano, titawag nila ito ay kit kuros. Pero dry shrimps, ewan ko kung anong tawag ninyo. Yan, bango-bango na. Mabango itong gabi. Yan, takpan muna natin. Super yummy. Luto na. Malambot pala kaagad yung madaling maluto itong gabi. Yun, malambot na yung tangkay. Tikman natin. Malambot na nga. Kabilis naman. Diin natin, i-plat natin para ma-absorb yung sabaw at naluluto yung nasa ibabaw. Tikman ko lang kung ano ang lasa para malaman kung gaano kadami ang ilagay kong sampalok. Yummy! Hindi pa ako naglagay ng asin. So, we need to put salt first before we put the tamarind. Bunga talaga ng tamarind. Ayan, guys, yung tamarind. Pinakuluan ko muna para
pag inilagay ko dyan, andyan na yung asin. Ayan po, lagyan na natin ang asin. Tapos, ilagay na natin yung sampalok sa ibabaw. Ibuhos ko na lang, guys. Nakita nyo yung sampalok? Wow! Amazing! It's amazing, amazing. Kita nyo, guys, yung sampalok. Mix ko na lang siya. Ayan. Wow! Luto na kasi yung sampalok. Kinakuluan ko na muna. Pinakuluan ko muna para pagluto na yung gabi, saka ko na lang ilagay. So, ready na. Napakabilis. Guys, magluto. Yung ganitong kawali kasi, ano siya? Yung, tignan nyo yung kawali na yan. Pag ginamit mo yan, napakainit. Kaya, madaling maluto ang lulutuin. Tapos, may takip pa siya. Ito yung takip, guys. O, diba? Ang tawag dyan ay... Anong tawag dyan? Galing sa Hong Kong yan. Ayan. Hindi yan lulusok yun. Ayan. Andito naman yung paglabasan niya ng usok. O yung pagkumulo siya. Ayan. Yan na guys, ang finished product ng aking inasimang gabi ng bunga ng sampalok. Thank you for watching. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe and press the bell button para lagi kayo updated sa aking mga video. Bye bye, thank you.